Hey guys, Jill here, Jibel Coach Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gamutin ang swim bladder disorder ng inyong mga alagang goldfish. So, gagamutin natin siya ng Epsom salt. So, without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para updated kayo sa aking mga bagong videos. So guys, ang ratio ng Epsom salt at saka tubig ay 1 teaspoon of Epsom salt per gallon. So wala akong gallon dito guys, 1 gallon itong container, kaya ito na lang Coca-Cola bottle. Pinupuno ko lang, saka magpupunuin ko ito 8 litro, 8 times kung itong pupunuin, kasi medyo malaki itong planggana ko. So 8 liters ay approximately 2 gallons, kasi ang 1 gallon guys is 3.7 liters. So medyo konti lang ang diferensya para maging 4 liters ang isang gallon. So 8 litro guys, equals 2 gallon, para may enough tubig na malalangoyan ang goldfish ko. So ang Epsom salt din, increase ko lang ng 2 teaspoons ito, gallons. So ayan, pupunin ko lang ito guys. Ang planggan, ang buti hanggang 8 times ko siya punuin. At saka guys, ang swim bladder disorder, madaming dahilan yan guys bakit magagal mo ng alagan yung goldfish. Usually guys, ang sanhi nito ay constipation, bloat, egg impaction, bacterial or viral infection, water pressure, nitrates, and fluid retention. Yung constipation at bloat, ang sanhi usually nito, ang constipation ay yung pagkain nila, hindi na yung pellets, hindi masyadong natutunaw. Yung ibang mga pagkain na medyo hard, nagko-constipate sila. So yung bloat din, yung pellets, yung kasi nakalutang ang pellets, pagkain nila nakahigop din sila ng hangin, kaya nag-bloat. Mayroong hangin ang tiyan nila. Sa atin, panuhot. Egg impaction guys is yung egg bound, yung hindi nakalabas ng egg. Usually female ang magkaganito, yung egg impaction or egg bound, hindi nakalabas yung egg sa katawa, sa babae na goldfish. Minsan bacteria guys or infection. Yan. Water pressure, yung medyo malalim yung nilalagyan nyo na aquarium, din yan, swim bladder disorder. Nitrates din, yung hindi masyadong nasa cycle yung tubig nyo, yung bago ang water nyo, o hindi nag-function ang filtration system nyo. Yan ang mostly mga sanhi ng swim bladder disease. So yan guys, pupunuin lang natin ito guys hanggang 8 litro para mayroong enough tubig na malangoyan ng goldfish natin, pero hindi siya masyadong malalim kasi hindi masyadong makalangoyan ang goldfish natin, kasi sa may infection, may disorder ang kanyang swim bladder. So ito na guys ang ating Epsom salt. Kukuha na tayo ng 2 teaspoon at ilalagay natin sa ating langgana.
or tangke kung meron yung aquarium na ano, hospital tangke. So ito, 1 teaspoon Epsom salt. Lagay natin, spread lang natin para ma-dilute siya at ma-mix. Ayan, sa pangalawa kasi 2 gallons itong tubig natin, so 2 teaspoon din. Ayan, mimix natin, tutanawin natin ang Epsom salt. Ayan. Ayan, tunaw na siya guys. Ayan, ang Epsom, tingnan nyo na, Epsom salt. Iba yan na salt, hindi yan sodium chloride yung asin natin or rock salt. Epsom salt yan guys, from Epsom, England. Sa ano yan, lake yan siya nakukuha. Ibang klase yan na salt. So kukunin na natin ang ating Oranda goldfish na merong ano, swim bladder disorder. Female yun siya guys. Lagay na natin yan. Ayan. Ididip. Ilagay lang natin siya dito na 15 to 30 minutes. Ayan. Gagawin natin ito guys daily for ano, for 3 to 4 days. Ayan. Hanggang ano, ma-normalize ang buoyancy niya. Ito shallow lang, o tingnan nyo, shallow ang water lang para hindi siya maano, kasi hindi siya masyadong kalamay. Ayan, lagay natin siya dito guys for 15 to 30 minutes. Daily po natin gawin natin ito for 3 to 4 days. Ayan. Ano kasi ang Epsom salt ay nag-absorb siya ng ano, water fluid na fluids na sa ano, katawan ng goldfish nyo, nag muscle relaxant din itong Epsom salt. Yan. Saka nagkano din siya, nagre-remove ng eggs ng goldfish na hindi nakalabas. So maganda, kahit koi fish pwede yung ano, gamutin ng Epsom salt kung may karoon siya ng swim bladder disease ang koi fish nyo, or egg impaction or egg bound. So ayan guys, lagyan nyo din ng aerator ha, don't forget, kamalimutan nyo yan ha. Hayaan lang natin siya dyan for 15 to 30 minutes. A few hours later, I mean 15 to 30 minutes later guys, after 30 minutes guys, ito na po ang Oranda goldfish natin, female Oranda goldfish natin. Medyo nag-normalize na ang langoy niya. Ayan, pero ano lang ito, mababaw lang. Ayan, namamarage na niya siya. Pwede din natin extend ang dip natin dito, kaya pag-deep natin dito for more than 30 minutes. Daily po natin itong gawin guys for 3 to 4 days, tandaan nyo. Ayan. At take note pala guys, huwag nyong ilagay itong mga fancy goldfish nyo, yung especially ito, yung mga pabilog na goldfish, fancy goldfish like dito, short-bodied Oranda, rancho, at iba pang fancy goldfish na pabilog ang katawan, kasi madali silang magka swim bladder disease disorder kung ang tubig nila ay malalim, yung ano, mataas ang pressure. So dapat maximum 6 to 10 inches lang. Ayan ang water level yun guys. So ito na guys, yan lang ang mano ko. So kung meron kayong tanong, comment down below guys, at kung sino gusto magpa-shoutout, comment down below. At huwag din kayong huwag niyong kalimutan mag-subscribe at hit the bell notification button, at share ang videos
ko para sa ibang mga friends natin na fish keepers para ano, maalam din nila. At saka makasuporta na din kayo sa aking channel para makabili na din tayo na license ng Filmora, parang walang malaking watermark dyan below. Saka makapatuloy din ako magawa ng mga videos, mga informative videos about fish keeping, disease management at breeding at iba pa. So yan guys, comment down below guys kung gusto nyo mag-shoutout in my next video. And stay safe, stay at home. God bless all.